Morning guys. Ngayong umaga po ay ako ay magtitiba ng saging. Yeah, tingnan po natin ang saging kung titibain. Yan po yung aking saging, mga tanim naming saging. Yan po yung banana. Pwede na po siyang tibain magulang na. At magbibilo-bilo daw po si Kahilin. Yan po. Yan. Dito ko lang po sisip yung aking camera sa malayo. Atras po tayo, atras. Dito po sa malinaw-linaw. Ito po yung magtitiba na. Malayo po at baka tamaan ng aking cellphone ay lalo pang mawasak. Oh guys, itibay na po ang saging. Papakita ko nga po pala guys kung paano ang diskarting pagtiba ng saging para hindi siya bumagsak sa lupa. Kuha sa kamera. Naipit guys. Dito. Hindi ko nakuha yung itak ko. Palpak. Yan po. Pakita ko na rin sa inyo. Yan. Kaso yung itak ko hindi ko na nahugot. Yan. Turuan po natin. Ito naman po yung saging. Muntik na pong masira yung aking kubo. Ang pagtiba po ng saging pinuputol yun para hindi bumagsak, kaso hindi po siya nahugot yung itak ko. Eh, mamaya ko na lang siya ito na lang munang kunang kukunin ko para naputol ko na yung mga dahon. Sa kubo po bumagsak pero hindi po siya nagiba. Talaga pagka pumpo siya, baka mabagsakan. Baka babagyo. Tatanggalin ko muna. Dito naman po guys, diba yan po ay sabi nga nung tatay ko nung araw, kasi po kami malawak ang sagingan, pag ang saging daw shit, ang tawag po dyan ay tibang shit. Ano ba yung tibang shit?
pag city lang po at nakita mong yung saginga namin nung araw, ay pag nakita mong nakasiti, hindi man lang inayos ang pagputol, ay sabi nung tatay ko, yung po ay tibang magnanakaw daw. Initiba po ng magnanakaw kasi mabilisan lang, hindi na pinuputol. Dapat naman sana, kahit na ninakaw yung saging, eh putulin naman sana ng maayos, sabi namin, para hindi naman pahirap sa may-ari. Kung gusto naman kunin, o kaya hindi man nakaw, talagang nagustuhan lamang, eh ayusin ang pagtiba para hindi naman magalit ang may-ari. O halimbawa nagugutom, yung tao talaga nagugutom, o kaya gustong kumain ng ganyan po saging. Dahil sa panahon ng araw eh, talagang taghirap po, tagutom. Yan, paliwanag ko lang po. Dapat ayusin naman ng halimbawa kung sinong may kursonada at may gustong kumuha ng saging. Ayusin po ang pagtiba. Ayusin po natin. Nasaan na ba yung ita ko? Nawawala na si Jennifer. Ganito po ang pagtiba ng may-ari. Ang atras po natin ang camera, baka yung mga disgrasya. So guys, inayos ko na po ang tiba, hindi na po tibang magnanakaw. Yun daw po ang pagkatibang city, pinalagpak lang yung dahon, eh tiba daw na magnanakaw, sabi nung ni Papa. Bigat po guys. Saging namin, sabi, amig yung payat pa nga. May tungo, may kumpay, may pusod pa. Ito na po guys, kapag talagang magulang na ang saging, nawawala na po yung mga ganyan. Eh, pusod, pusod sa, kung sa bata ay pusod daw yan. Medyo pwede na yan. Nakaka, ay ako'y gutom na sa saging. Yan, bibilangin po natin ng anong tawag dito? Tawag dito ay gama o saba? Piling. Piling. Gama naman sa amin, sa parting silangan, gama. So, iba kasi ng tawag. Sapad. Asapad. Ngayon po, sasapadin natin. Asapad ay nanguna. Ilan po ito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, para hindi mabilang. 5, 6, mamaya po natin bilangin pag na nakatay ko na. Ala, lumagatok. Ano ko na pangyari? Ang piraso. Umpisan ko na po guys ang pag sapad. Ay, wala na, matanda na si, hindi na marunong si Ka Suarez mag
Kailangan walang sugat ha. Huwag daw po susugatan. Baka ako ang masugatan. Isa. Isa. Ito po ang pinakamalaki. Kasi baka yan ay tumagal ay kainin ng kwan. Mabait. Mabait daw pero salbahe. Ganito ang hanap buhay namin nung araw. Puro sagingan kami. Tapos lawak na sagingan namin nun. Siguro ako ng mga itin yata ako o edad ko nag 19. Ang bundok ang sagingan po namin. Oh. Yun, may napahiwalay. Dalawa. At nung araw ay magkano lang 100 piraso. Parang kung lang yata 50 pesos. Linggo-linggo tumitiba ako noon ng mga 10 buwig. Pag misa eh, mga 1,000 piraso. Kaka 1,000 piraso isa 500 pesos po yun. Tatlo. May ipon na nga oh. Niiputa na. Nagbabahayan na ng mabait. Kakainin na nila. Kakainin na siya pagka alam niyang ang mabait eh, ang daga. Pagka alam niyang pwede nang kainin, magulang na. Apat. Yung ganyan, pwede na yan sa pambinta. 4 kilo na ngayon. Noon, 4 piraso. Binibilang ko pa yan ang kwan eh. Ngayon, 4 kilo. Per kilo. 4 piraso ko talagang binibilang yan. Parang 50 pesos ba ang kilo? Parang kwan na ngayon, 50 na yata. Ilan na ito? 5. 5. Ay, hindi na nga siya tataba, mataba na kasi diyan sa amin. Oo, mataba na pag tumaba na ito. Hindi ano, na. Yan na may okay na yan. Ganyan na talaga. Mahihinog pag sana hinog na. Ano? Mataba na dito eh. 7, 8, 9, 10. Ilan na? 7. 7. 8. Ika-siyam yata yung pinakadulo. Puto. Yun ang tawag puto. Na puto. Puto. Parang bunso. Pinakabunso. Ah, parang sampu ano? Walo. Sampu. Sampu. Oo nga. Sabi nga tatlo. Sampu lahat. Napicturan ko ba siya nung nakasapad? Ay, nang buwid? Hindi yata. Yung ano? Bago mo palang pita ano 10 piling. Yan, yung pinakabunso. Yan na yung mamatab ni Sinaga. Yaya dya din. Madami na yan. Yung 2 piling. 10. Papatuluin. Sampung piling. Yan po, 10 piling guys. Sigurado, tinitiran. Hoy! Tinitiran na. Tira mo na yung puto ah. Unahin niyo guys, isasako na po. Para alaman, para madaling mahinog ito. Lalagyan po natin ng huwag mo nang lagyan kasi magsasabay-sabay. Ang para madaling mahinog, nilalagyan namin ng Madre Cacao. So, parang pinaka-kalburo. Pag kalburo naman lang ginamit, matabang. Kusa pang inahinog. Medyo matagal. Kaya pagka gusto mong kami nung mga bata pa kami, para mabilis ang inuukay namin sa lupa, tapos lagyan namin ng ito ng Madre Cacao. Napakabilis.
mga tatlong araw. Pao na ang kamit na isa yung mag-iihaw na ng saging. Huwag mo na isilid yung dalawa at mamatalisin ko. Pinapinsin? Yun, yung pinakaputo. Ito po ay ibibinta na namin, ipapapisar na. Hindi ko nga pala nabilang kung ilang piraso. Saka ano? Ito po. San sako? Pag isinama yun, isang puro na yan. Mamatalisin ko na. Hawakan mo nga sa aking pipicturan. Aba, mabigat. Hindi ko kaya. Sige, hawak kahiling. Bigat. Tingin ka din eh. Ano? Yan. Nagigising ko pa mo. Pa side ng kaunti. Bigat niya. Nahihiya po. Bagong, ayaw tumingin. Ay, bagong gising. Bagong gising eh. Sulyap! Shy. Guys, hanggang dito na lang po ang aking pagbablog. Ito po yung aking mga alagang manok. Hapon kayo. At tayo sa camera magpapaalam. Yan. Ito po yung dalawa kong ampun. Maagang winalay ng kanilang ina. Yan, tinutukwa po ako sa liig. At ito pong video na ito ay alaala namin sa aming mga tanim na halaman at sa mga alagang manok. Ayan po. Pagka kami gusto namin panoorin at na-iris na sa memory, yun, tumalo na. Panoorin na lang po namin sa Facebook o kaya sa YouTube. Para mapanood din po kami ng aming mga kamag-anak. At salamat po. At ito pong aming video ay aming remembrance today. Ito po ay yan, laging nasa lubong pagmaga. Babay na, babay po sa camera at shout out po dyan sa mga taga-Lucena, sa inyong lahat. Babay.